people are our greatest resource. Science is nothing without people. Katulad lang sa agrikultura, no? Farm to market roads, we have irrigations, tapos meron tayong mga farm equipments and many more. But all countries have those. Bakit yung ibang countries lamang sa agriculture at tayo naman nahuhuli? Kasi ang pagkaiba dyan talaga, nandyan sa uri ng farmers na meron ang isang bansa. So ano kalagayan ng greatest resource natin sa bansa? Marami mahihirap, diba? Lalo na sa kanayunan natin. So to solve poverty, let us understand ano ba ang kahirapan? Ano ba ang isang taong nanghihirap? Dito sa Leyte, based sa aming pag-aaral na ginawa noon, yung kahirapan nagsisimula sa isang mumunting bulate, yung common worm. Because yung pinapakain ng mga nanay sa mga anak nila, ang nag-aabsorb ng nutrients galing sa food ay yung bulate na pupunta doon. At saka wala na halos matira na nutrients na pumupunta sa cells ng katawan ng bata. So as a result, ang katawan hindi lumalaki, pati na rin ang mga internal glands niya, katulad ng brain, hindi rin nagde-develop. So causing malnutrition sa ating kabataan. Pag hit yan ng school age, paano naman natin ma-educate yan? In fact, no amount of free education can educate a child whose brain did not develop. So mag-drop out yan sa eskwelahan. Pag hit yan ng puberty, they act on instincts. Simula na yan mabuntis. Dito sa Leyte, yung youngest na ano natin dito na nabuntis is 12 years old. Ganun kaaga pagdating ng majority age yung employment. Who will hire them? So ang mag-hire sa karamihan na yan, ay walang iba kundi yung mga sindikato nandyan sa mga cities. Kasi bababa yan sila, pupunta sa mga syudad, maghahanap ng trabaho. And then these syndicates will exploit them. Yung iba dyan, papapasok sa prostitution. Yung iba naman dyan, yung mga simple na mga snatching, hold up, yung agaw cellphone, agaw bag. Parang gano'n. Tapos pag na-promote pa yan, nag-develop pa yung skills niya, exposure niya dyan, eh, magiging ano na yan, yung bukas kotse, akyat bahay. Tapos pag nag-progress pa yan sa ginagawa niya, eh, mapupunta na yan siya sa mga illegal drugs, kidnapping, kidnap for ransom, palala ng palala yan. Hanggang napunta yan sa pinaka-profitable sa lahat, yung illegal drugs. And then eventually, some of them will become drug lords. Pag drug lord na, ano gagawin? Sunod. Kakandidatong mayor, o kaya congressman, o baka rin governor, no? O kung hindi man, siya magpipinance ng isang kandidato. Yung mga tao naman natin na hindi napunta sa mga syudad, nandun lang, naiwan dun sa mga barangay nila sa bundok, ano nangyari? Dahil sa kahirapan, walang tulong sa gobyerno, walang intervention sa gobyerno, ayun, sumali na sa NPA. Diba? Naging rebelde, diba? Lumaban sa gobyerno. This is a chain of problems na interconnected. In one end of the chain, nandun yung anchor of poverty. Sa other side ng chain, nandun yung barko going, which will bring us to progress. Hindi makasail ang barko dahil naka-chain siya sa anchor of poverty. To resolve poverty, we have to break the chain and set the boat to progress loose para umasenso ang bansa natin. Out of the stories, itong nanggagaling ilang ito sa mga kwento ng mga kababayan natin, mga lalo na doon sa mga former rebels. Ang strategy na ginawa ng province of Leyte is to come up with the Leyte Economics Program, diba? Which is a poverty reduction program, na ang strategy niya to bring down poverty is to build competitive, resilient, and inclusive barangay economies. So barangay level to community level na development. Palakasin mo ekonomiya ng isang barangay, sundan mo ng another barangay, kung pwede maubos lang lahat ng barangay, then if you have many barangays na strong economies, inalakas ang ekonomiya ng kabuuan ng probinsya of Leyte. Ang Leyte Economics Program, ang ginawa natin dito, no, una, livelihood. Kaya lang, hindi naman masosolve ang poverty kung livelihood lang. It's a lot of programs, no, connected na programs, kasi chain nga yun, eh. So each part of the chain, ibe-break natin sabay-sabay. So livelihood mainly on agriculture.
no? May farming, fisheries, merong livestock. Then we have another team doing the non-agri naman ng mga skills training, mga alatesda. Doon naman sa ating mga youth, sa mga kabataan, nag-craft din tayo ng program, ang Sons and Daughter Encounter. Parang binabind natin sa kanilang pamilya, pinapalakas natin ang pamilya nila. Para ang family as of our frontliner sa society, the basic unit of our society, is will be empowered ngayon to protect itself and its members, no, from lot of risks, no, halimbawa sa criminality. Okay, ang mga babies natin is to reduce malnutrition. So, massive deworming ginawa natin. When I started in 2013, we have like 25% of our children below 5 years old are underweight. Yung national average ng malnutrition natin ngayon is nag-hit ng 22%. But as of July, nitong taon na to, 2020, ang malnutrition rate ng Leyte bumaba na kami sa 7%. And that is just by the warning. That's the human development na ano natin ginagawa. Livelihood will not just solve the poverty. Kailangan suportahan sila ng good roads, no? Not only to be able to deliver their farm products, pati ang health nag-i-improve pag merong road kasi they now have access to mga health facilities. Of course, ang peace and order, we ensure na they have a good relation with the Army at saka PNP sa mga law enforcement natin. We have the disaster preparedness. You know, when we got hit by Yolanda, talagang naging top 20 poorest province kami. Right now, we already have more than 350 then poorest barangays na under the Leyte Economics Program. This is a customized program. Each barangay, iba-iba eh. Iba-ibang situation. So, we develop each barangay talaga uniquely. For example, ang pinaka-top notcher natin, 36 members, and last year, ang gross revenue nila, nag-hit sila ng 45 million. Zero malnutrition ang barangay nila, no, since 2015. And I think it was in 2015 na zero din ang birth rate nila. Since 2015 din until to date, zero din ang crime rate nila ng barangay. Yung DOST nag-ranking ng mga provinces. No, I'm glad that yung province of Leyte, of the 81 provinces in the country, ang ranking nila sa different criteria on mga economy, ang province of Leyte rank number 14th. Itong economic renaissance ng province of Leyte, it's people-driven.